Jesus Nazareno, awit at papuri alalamin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ang bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang buon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Jesucristo, naway sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni Santo Tomas de Aquino, pari at pantas ng simbahan. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging katangi-tangi si Santo Tomas sa pagiging uliran sa kabanalan at pagiging mahusay sa banal na karunungan, ipagalo mo ang itinuro niya ay aming matutuhan at ang kanyang ginawa ay aming magampanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Nang magtagsibol, panahong angkop sa digmaan, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel. Sa pangunguna ni Joab at ng iba pang mga pinuno, pinuksa nila ang mga Ammonita at kinubkob ang Raba. Si David ay nagpaiwan na sa Jerusalem. Isang hapon, natulog si David. Nang siya'y magising, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang magandang babaeng naliligo. Ipinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyo'y si Bathsheba, anak ni Eliam at asawa ng Heteyong si Urias. Ipinakuha niya si Bathsheba. Sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Dahil sa nangyaring ito, si Bathsheba ay naglihi, kaya't ipinasabi niya ito kay David. Inutusan agad ni David si Joab na dalhin sa kanya si Urias. Nang dumating ito, tinanong siya ni David, kumusta si Joab at ang hukbo? Ano ang lagay ng labanan? Sinabi pa niya kay Urias, umuwi ka na at magpahinga pagkat nanggaling ka sa malayong paglalakbay. Lumakad na si Urias. Ang hari
ay nagpadala pa ng alaala sa tahanan nito, ngunit hindi pala siya nagtuloy sa kanila. Doon na siya natulog sa may tarangkahan ng palasyo, kasama ng mga bantay. Nalaman ito ni David. Kinabukasan, inanyayahan ni David sa pagkain si Urias at ito'y kanyang nilasing. Hindi rin ito umuwi ng gabing iyon, bagkos natulog sa kasama rin ng mga kabantay. Kinabukasan, sumulat si David kay Joab at ipinadala kay Urias. Ganito ang nasasaad. Isubo mo si Urias sa mga kaaway na mabangis. Pagkatapos, umurong ka at bayaan mo siyang mapatay. Nagmanman si Joab sa lunsod ng kanilang kinubkob at sa gawing mababangis ang kaaway. Doon nga niya itinapat si Urias. Lumabas ang mga kaaway mula sa lunsod at sinalakay ang mga kawal ni Joab. Nabatay ang ilang pinuno ni David kasama si Urias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalana na ako'y isilang. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Sa galak at tuwa, ako'y puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano.
Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay maihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin iahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, ano pa't ang mga ibon ay nakapumumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Hindi ko po alam kung narinig niyo na po yung isa sa mga famous quotes, no? Na mga, yung sabihin nating nagiging gabay, no? Ng mga tao. Isa po ito sa madalas ko pong binabalikan. Ang sabi po ng quote o yung quotation ay, watch your thoughts for they become your words. Watch your words for they become actions. Watch your actions for they become habits. Watch your habits for they become character. Watch your character for it becomes your destiny. Naintindihan ba? Okay. Pero sa atin pong karanasan, tunay nga po na lahat ng nangyayari sa buhay natin nagsimula o nagsisimula sa kung paano tayo mag-isip, sa kung ano ang iniisip natin. At yun yung nagiging no, nakakasanayan natin. Kung anong iniisip mo, yun yung madalas na lumalabas sa bibig mo. Kung ano yung madalas na lumalabas sa bibig mo, yun ang nagiging pagkilos mo. Kung ano yung nagiging pagkilos mo, nagiging habit mo na. Kung ano yung nagiging habit mo, nagiging karakter mo na. Ikaw na yun. At yung karakter mo, yan ang magdadala sa iyo sa kung nasaan ka ngayon. Nagsimula sa isip. Pag sinabi pong isip, nagsimula sa paghahangad o kaya naman pagnanasa. Yan. Anong problema mo ngayon? Anong pinoproblema mo? Dapat kasi ngayon masaya tayo eh. 'Di ba no? Dapat masaya tayo, excited tayo. Yung ganun ba? Parang of course, na lahat naman ng solusyon sa problema natin nasa Poong Jesus Nazareno 'yan, ha. Pero gusto ko lang kayong anyayahan muli no na pagnilayan na yung mga bagay na pinoproblema natin hindi yan masosob kung hindi mo matutumbok kung paano at saan nagsimula. Kasi mauulit at mauulit lang yan. Tingnan po natin yung kwento ni David. Paano ba umabot sa punto ng pagpatay? Eh, sabi sa 10 utos,
Kung maaalala niyo po, huwag mong pagnanasaan ang hindi mo asawa. Meron din sa 10 utos, huwag kang makikiapid. Di ba po, no? Meron lalo tigit, huwag kang papatay. So, nagsalasalabat na yung kasalanan, yung problema, dahil lamang sa nagsimula sa pagnanasa ni David sa isang babae na si Bathsheba. Si Bathsheba, asawa ni Urias, isa sa mga kawal ni David. Oh, balikan ko ng konti. Sabi po, isang araw, kagigising lang ni David, naglakad-lakad sa bubungan ng palasyo, nakikita lahat ng mga bahay. Eh wala pang close na CR. May naliligo, binosohan. Pinanood ni David yung babaeng naliligo. Nag-init ang katawan ni David. Pinagnasaan itong babae. Pinatawag itong si Bathsheba. Sinipingan si Bathsheba. Nabuntis si Bathsheba. Patay tayo dyan. Paano to? Anong gagawin natin? Pauwiin si Urias. Kunin mula sa labanan. Pauwiin para sipingan niya ang kanyang asawa para mapagtakpan yung kasalanan. Para hindi masabing nabuntis si Bathsheba ng ibang lalaki kapag sinipingan ni Urias, eh hindi umuwi si Urias. So, anong pinakauling solusyon? Iharap sa matinding kaaway at tiyakin na mapapatay si Urias. Napatay nga. So, ulitin ko po yung quote natin. Watch your thoughts. Yung iniisip mo, yung ninanais mo, yung ninanasa mo. Diyan nagsimula ang problema. Napakasimple, napakaliit, pero ngayon, parang pasan mo ang mundo sa laki at bigat ng pinoproblema mo na po pwede namang masolusyonan kung babalikan mo lang yung pinagmulan. At ito mismong binasa natin, ito mismo ang solusyon. Ano ba yung binasa ko? Salita ng Diyos. Na salit, para bang, salita lang naman yan eh. Okay, salita lang yan para sa iyo, pero ang mga salitang ito ang magdadala sa iyo sa kabutihan, ang magdadala sa iyo sa kaligayahan, ang magpaparanas sa iyo ng kaharian ng Diyos. Ang salita ng Diyos na kahit nasabihin natin, binabasa lang natin ito tuwing may misa. Kasi marami sa Katoliko, tamad magbasa ng Biblia. Hindi sumasangguni sa Biblia. Ngayon, matutukoy mo na ba saan nagsimula ang problema mo? Bigla ka na lang bang sinabihan na may cancer ka? Bigla ka na lang bang nakaranas ng sakit sa liver? Saan nagsimula? Patagay-tagay ka lang, di ba? Hanggang sa naging alcoholic ka na. Pahit-hit-hit-hit ka lang. Dati nga, yosi lang, hinihit-hit mo. Ngayon, addict ka na. Bakit ka na bankrupt? Bakit ka na wala ng trabaho? Bigla ka na lang bang tinanggal? Eh di ba panay late ka? Nasa trabaho, hindi ka gumagawa ng tama. Paunti-unti lang yan. Hindi yan
bigla na lang, tanggal ka. Meron kang accumulated. Di ba? Bigla ka na lang bang nabaon sa utang dahil sa sugal? Di ba nagsimula lang yan sa bakas-bakas ba yun? Pagbakas, nagsimula sa pagtaya ng piso, 10 piso, nagle-level up pa. Di ba? Dati nga yung Karakrus lang O ngayon, online gaming na. Pogo na, kasino na. Wow, level up. Tapos mamumblema ka kasi wala kang naipon. Lahat ng napundar mo, nawala. Dahil sa sugal, nagsimula lang nun. Saan nagsimula ang corruption? Pangungupit. Saan nagsimula yung paghihiwalay niyong mag-asawa? Yung mga relasyon, paano nagsimula? Bigla niyo na labang isang araw pagising niyo, ayoko na sa'yo. Imposible yon. May in-entertain kayo. Either sulat, o text, o chat. Diyan lang nagsimula yan. Bakit di ka nakagraduate? Di ba dahil lang sa pagkakating? Balikan natin. Ano yung pinoproblema mo ngayon? Bagaway-away? Nagsimula lang yan sa mga marites, di ba? Sa mga chismisan, di ba? Sa mga pagpo-post na hindi pinag-isipan, di ba? O nasira yung magpi-best friend. Ay, buhay. Nawa po, mga kapatid, no? Sa araw na ito, sa muli nating pagtatagpo ng Poong Jesus sa Sareno, mas makita natin nawa, no? Sa haba ng bakasyon natin, 3 linggo halos, sana po napag-isipan natin at napagnilayan ng mabuti ang mga nangyayari sa buhay natin. Yung mga desisyon na ginagawa natin na hindi pinagdasalan, hindi pinagnilayan, at hindi tayo nagpagabay sa salita ng Diyos, kaya ganito ang ating buhay. Pero ganun pa man, lagi pong naririyan ang Poong Jesus Nazareno para tayo patuloy na gabayan at tulungan. Amen? Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais na lumawak pa ang Kanyang presensya sa ating buhay. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad, naway hindi tayo maging pabaya sa ating buhay pananampalataya. Bagkus, asamin natin ang Diyos araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya, lalo na ang mga bata, naway lumago at lumaki sa pamaraan ng biyaya at umunlad na sinasalimin sa kanilang buhay si Kristo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway lumakas sa pananampalataya
sa pamamagitan ng kanilang pagbabahagi kay Kristo ng kanilang mga pagtitiis. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Buong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapayalay namin sa'yo mula sa sa butil ng trigo upang maging dugo at katawan mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Tomas de Aquino ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Yesu Kristo na maaasahan sa katapatan ay iniyahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang pangalan, banal lang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Pinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulat. Sa pinay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Nalalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaan loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Inyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Si
Jesus, iniibig kita. Tayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay Santo Tomas ng iyong paglingap na maaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan.